Magandang araw mga ka-Raffy. Ngayon ang ating part 2 ng ating reaksyon doon sa isang misis na nagreklamo sa Raffy Tulfo in action dahil ang kanyang mister ay merong iba, may kabit, sabi nga. Ito yung yung nagpo-post na sa Facebook ng mga ebidensya. Andun yung picture na yung bra ng kabit habang nagmamaneho si Mister ay pinatong sa ulo. So ito yung reaction, guys, 'di ba? Binigyan ni Mr. Raffy Tulfo yung Mister na sumipot kinabukasan, binigyan siya ng isang araw. So ito nga, guys, sumipot na. Sumipot na si Mister at nag-explain naman ng kanyang side. Ngayon, ang sabi ni Mister, pinagbintangan din si Mrs. na meron daw iba din. Pero ito ay haka-haka lang naman niya, sabi ni Mr. Raffy Tulfo. Kasi, meron ba naman, guys, halimbawa, makikipagkita ka sa iyong ibang karelasyon. Halimbawa, kung si Mrs. may ibang lalaki. Kumbaga, magkikita ba naman sa isang, nag-swimming daw sila sa isang swimming resort, guys. Si Mrs. kasi na-depress na daw siya. So, ang mga kasama niya sa swimming, sa resort ay si yung pamangkin ng husband niya. Tapos yung anak niya. Karga-karga niya yung anak niya. Ngayon, sabi ni Mr. Raffy Tulfo, sino ba naman halimbawa kung halimbawa may karelasyon si Mrs. doon sa lalaking yun na binibintang ni Mister. Sino ba naman ang halimbawa kung makipagkita ka sa iyong kalaguyo, halimbawa, sa isang public place, sa isang resort, di ba? Hindi mo gagawin yun. Tapos kasama pa niya yung pamangkin ng husband. Alam naman niyang, syempre, doon sa side ng husband yung kakampi, magsusumbong yun kung sakaling totoo, di ba? At saka yung kasama yung anak niya. Yun. Kung balak gumawa ng masama ni Mrs., dapat sa isang private na lugar, di ba? So, kumbaga, inano ni Mr. Raffy Tulfo yun, hindi yun. Kumbaga, walang ka-doubt-doubt na hindi totoo. Ha? Na sinabi ng pamangkin ng Mister na may ibang karelasyon din si wife. Ha? So, wala yun. Kumbaga, wala. Hindi naniwala si Mr. Raffy Tulfo doon. Siya nga pala, ang mag-asawang ito ay si Rachel May Jimenez, yung wife. Tapos yung husband ay si John Ray Conhe. Tapos yung sinasabing kabit na babae ni Mister ay si Melody. Tama yung sinabi ko sa part 1, guys. Kung wala na talagang pag-asa kasi ayaw na talaga din ni Mister. Ayaw na ni Mister makipagbalikan sa sa wife niya. At tinanong pala ni Mr. Raffy Tulfo kung ano na ang gusto ni Mrs. Kung itutuloy ba niya yung demanda or hindi. Kasi sabi ni Mr. Raffy Tulfo, magpapasko. Gusto ba niya na yung ama ng anak niya nasa kulungan ng Pasko, di ba? Tsaka, kasi si Mrs. gusto niya ipakulong na. Gusto niya magdemanda. Ngayon, dinisuade siya ni Mr. Raffy Tulfo na magpapasko naman. Baka pwedeng ayusin o kaya magkaano na lang ng kasulatan. So, sabi ni sasamahan ng Raffy Tulfo in Action staff sa barangay ang mag-asawa at doon magkaroon ng kasunduan. Ang bait talaga ni Mr. Raffy Tulfo. Binigyan niya ng 5,000 si Mrs., si wife, para maipagamot man at kung ano ang kailangan ng bata. Binigyan niya ng 5,000. Ngayon, guys, siguro wala ng part 3 ito. Hanggang dito na lang kasi nag-agree na sila na magkaroon ng kasulatan sa barangay. So, masayang lang, isang pamilya na naman ang nasira. Sayang lang, no? Ang pag-aasawa talaga. Dapat ilang beses nyo dapat isipin, lalo ng mga kabataan ngayon. Imagine nyo, guys, bago lang sila mag-asawa, maliit pa yung baby nila. Tapos ngayon, hiwalay na. Sabihin, piliin nyo talaga ng maayos kung sino ang papakasalan nyo, kung sino maging asawa nyo. Kilalanin yung mabuti.
ang isa't isa bago pumasok sa pag-aasawa. Kasi para hindi naman masayang ang family, guys. Tignan nyo, hiwalay another family na naman na nasira dahil sa temptasyon, kumbaga. Although, ang maturity naman ng tao, wala naman sa age yan. Meron nga nag-asawa ng bata. Nag-last naman ng matagal, di ba? Kumbaga, ano. Wala sa age yan eh. Meron namang nag-asawa ng matanda. Medyo ano na, mga late na, pero naghihiwalay din. Kumbaga, depende sa maturity ng isang tao yung mag-asawa. Dapat ready na sa pag-asawa. Huwag padalos-dalos. Isipin mabuti ang inyong partner na magiging asawa. Diba? Sayang yung ginastos nyo sa kasal. Sayang yung lahat ng memories. Ganon. So, ganon na lang guys. Hanggang dito na lang ating reaksyon. Maiksi lang kasi mabilis lang siya na-settle eh. Kasi kumbaga parang nasa mind na nila na hindi talaga sila magbabalikan. Kumbaga, mag-ano na lang sila ng agreement para sa bata, yung sustento. Ganun na lang. So, hanggang dito na lang aking reaction, guys. Maraming salamat sa inyong pagnood. At magkita-kita po tayo uli. So, maraming salamat, guys. Ayan, see you next time. Bye!